Watching. Moisturize na ako and nakapaglagay na rin ako ng sunblock. So, ang first step natin is the primer. So, pag naglagay ako ng primer, konting-konti lang. Then, as in ganito lang. Ganyan lang, kadami. Ayan. Hindi kasi siya maganda ng marami, guys. Since yung ginamit ko na primer is medyo silicone-y. Alam niyo yun, yung nararamdaman niyo na masyadong maano siya, madulas. Pag ganun kasi, dapat nag-focus lang kayo kung saan maraming pores. So, after natin maglagay ng primer, ang isusunod ko na is the base. So, syempre, pang everyday makeup look tayo, dapat kahit papano, di ba, nagpipick through yung skin natin, yung talagang skin natin. So, ang gagamitin ko is Eye White BB Holic. So, syempre ngayon, this is the time of the month. Kaka-red flag ko lang. So, syempre meron akong mga bumps. So, gusto ko i-hide yun. So, para magkaroon to ng konting coverage. Kasi ito, natural coverage lang siya. So, ang ginagawa ko kapag ganun, may mga dapat itago katulad niyan. Hinahaluan ko ng L'Oreal Infallible Fresh Wear. Guys, mas marami to. Kumbaga, nilalagyan ko lang ng konti nito para magkaroon siya ng coverage talaga. Since eto nga, super natural coverage lang niya. So, maglalagay ako dito. Isang pump lang. Yan. So, ganyan lang. And then, imimix ko siya. Yan, na-mix ko na. Ang ipang-a-apply ko is my ring finger. Gamit ako ng damp sponge. Huwag masyadong basa kasi ang tendency pagka masyadong wet yung sponge nyo, mahihirapan kayo na mag-apply or mag-blend kasi naghihiwa-hiwalay yung foundation. So, pag nag-apply ako, guys, ganyan. Alam nyo yun, flat. Wala yung parang merong isang malaking drop dito or isang maraming product dito. Alam nyo kasi, guys, sayang yun. Masisip-sip lang ng sponge. So, yun. Blend na natin using damp sponge. Though, meron pa rin mga redness and pimple marks. So, ang next step natin is concealer. So, mag-spot concealing tayo. Meaning ng spot concealing is mag-focus lang tayo kung saan merong redness, merong pimple marks, and may mga dark spots. So, I'm using L'Oreal Infallible. Guys, sa paglalagay ng concealer, dapat din, yung as in ano lang, as in
manipis lang, huwag masyadong madami kasi ang tendency noon magki-crease at saka minsan nagbubuo-buo siya. So mas okay guys if konti lang muna and then kapag hindi ka pa satisfied, dagdag ka lang. And then i-blend natin using yung dump sponge na ginamit nyo kanina din nung nag-blend kayo ng foundation. Proceed tayo sa setting powder. So, ang ginagamit ko is Nichido Final Powder in Creamy Glow. So, lalagay lang ako ng konti. And then, using yung puff, ilalagay ko lang siya dun sa mga areas na nilagyan natin ng concealer para maset siya. So, ang karaniwan na mga oily parts ng skin natin is yung T-zone. So, dito. Yan. Super nag-oil up ako dyan. And dito, sa under eye. So, yan. Yung iba kasi nagbe-bake. Pero ako hindi. Kasi feeling ko, hindi makahinga yung skin. So, i-dust off ko na siya using powder brush. So, syempre, ayaw naman natin ng super flat, diba? So, ang gagamitin kong bronzer is Vice Cosmetics and the shade For Sure. So, yun. Kukuha lang ako ng contour brush. So, yun nga guys. Kaya tayo nagko-contour or nagbo-bronzer para magkaroon ng dimension yung face natin at para magkaroon ng warmth. So, next one guys, magbablush na tayo. Right after contour, nagbablush na ako agad. So, ang gagamitin ko is the EB Advance Face Trio. So, ako ginagawa ko, nag-i-smile ako para lumabas yung apples ng cheeks ko. Lang din guys, kapag magme-makeup kayo, mas maganda if dun kayo sa may natural lighting. Kasi mahirap naman kapag ka sa mga medyo madidilim, mas hinahanap nyo kasi yung kulay. So, dagdag kayo ng dagdag and then paglabas nyo kayo ng bahay, super kapal na ng makeup nyo. Ito yung favorite ko na everyday eyebrow product. Ito yung Showil. Gagamitin kong shade, ito parang gray, yung nasa gitna. So guys, sa pagkikilay, mas inuuna ko yung dito. Sa dulo, and then papunta dito. So, first thing ang ginagawa ko is, binabrush ko yung eyebrow ko. Makapal naman talaga yung brows ko. So, hindi ko siya talaga problema. Ina-outline ko lang siya. Yung tira lang yung ilalagay mo dito. So, for the next step, aking favorite na eyebrow gel. So, this is Nichido Eyebrow Gel. Clear lang siya. I-apply ko siya in upward motion. Para mas mag-create ng feathery na eyebrows. Pag feathery kasi guys, nagbibigay siya ng illusion na makapal yung brows nyo. Puproceed na ako sa Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara.
after ko mag-lash curler, nagpo-proceed na ako sa highlighter. So, I'll be using Vice Aura Glow in Splendid Shade. Super tagal ko na itong ginagamit and pwede talaga siyang for everyday kasi hindi siya blinding. Though, pwede mo naman i-build yung product kapag kayo mayroong mga event. So, gagamit ako ng fan brush. Guys, kung nakita niyo kung paano ako mag highlight, so dito sa cheeks, dito sa my nose kasi nagbibigay yun ng illusion ng mas matangos na nose, so yun. And then dito sa my upper lip kasi naman nagbibigay yun ng illusion ng fuller lips. And then dito sa my chin kasi nagbibigay siya ng illusion naman na medyo na-extend niya yung face mo. And then dito, syempre sa high points ng face mo. Guys, nakalimutan ko pala maglagay dito sa my inner corner ng eyes. Maganda rin maglagay dito kasi nagbibigay siya naman ng illusion na parang, alam mo yun, dilat na dilat yung eyes mo. Fresh siyang tignan. So, I'll be using Lush Lips Lip and Cheek Stain in Girl Boss. Pinaka-apply ko din is yung aking ring finger. Last step guys, gagamit tayo ng facial mist. Kahit anong favorite facial mist nyo will do, sa akin ito, Fresh Skin Lab na tomato variant. Meron na siyang vitamin C and E and SPF 50. Kapag naman nag face mist kayo, huwag naman yung masyadong direct na ganyan kasi madidisturb niya yung mga product na nilagay nyo. So, dapat medyo malayo, mga ganyan. So, yun. Lagay na tayo. So yun, hintayin nyo lang siyang matuyo. Mame-melt off niya kasi yung mga powder na nilagay nyo. Hi guys! Insert ko lang. This is what it looks like sa outdoor lighting. Feeling ko kasi hindi mabigyan ng justice ng indoor light ko. So, ayun. Wala pa kasi akong ring light. So, tsaga-tsaga muna. So, yan. Ganito yung tsura niya sa labas. That's all for my video guys. I hope meron kayong natutunan sa aking easy and everyday makeup tutorial. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, hit the bell button, and like. See you on my next video. Bye!